Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon sa kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo po kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong mga ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon sa inyong lahat. Sige po, alam nyo na rin ang gagawin nyo. Okay. Welcome sa ating pagdiriwang ng Banal na Misa. So, 21st Sunday of the Ordinary Day. Ilang linggo na lang, di ba? Matatapos na ang ilang araw na lang. Malapit na ang Pasko. Nakikita nyo ba sa sa Facebook yung papalapit na ng papalapit si Jose Maria? Ewan ko ba kung bakit naging symbol si Jose Marichan ng Christmas. Hindi naman si Jose Marichan dapat. Sino dapat ang sign o symbol? Oo, ganun nga. Well, katuwaan lang naman yun. So, ang ating ebanghelyo ngayon ay isang malaking paalala sa ating lahat. Sabi kasi dito sa ebanghelyo, may nagtanong sa kanya, "Ginoo, o Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas?" Ano ang sagot ng Panginoon? "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Strive to enter into the narrow door." So, ano kayang ibig sabihin nun? Kasi ang tanong, kakaunti po ba? Diba? Dapat quantity, no? Ang sagot, ilan eh. Pero anong sinagot ni Jesus? "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan." Hindi quantity, kundi quality. Iyan ang ngayon, ang malaking katanungan sa atin. Tayo bang lahat talaga? Do we deserve to enter the kingdom of God? Sinong gusto pumasok sa langit? Ay, yung mga ayaw magtaas, goodbye, no? Sino may gusto? Taas. Okay. Kailan nyo gusto? Kailan? Ha? ASAP? ASAP bago sa inyo? Hindi. Ito'y isang, sabi ko nga sa inyo kanina. Sa akin din sinasabi ko to. Malaking paalaala po sa atin ito.
Kasi ang alam niyo naman, no, lahat tayo, sabi nga welcome to the heaven. Lahat tayo, no, ay inaanyayahan pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yung kaligtasan, ito yung magbibigay sa atin ng entrance sa heaven. Yung kaligtasan natin. No? Kaya si Kristo ay gumawa ng maraming paraan para tayo ay maligtas. At nakaligtas naman tayo. At itong kaligtasang ito ay tinatamasa natin hanggang ngayon. Pero totoo nga bang ligtas na tayo? Ngayon yung katanungan eh. Kasi ang kaligtasan o salvation ay isang regalo. No? It is a gift for all of us to save by the Lord, by God. Kaya lang, kung yung regalo ay hindi tinatanggap, regalo pa ba ito? Diba pagka ibinigyan ng regalo, anong ginagawa niya sa regalo? Tinatanggap nyo para maging regalo talaga siya. A gift is not a gift unless someone will accept. No? Kaya ito, so we have to accept this gift of God. Tinanggap na natin. Kaya lang, anong ginagawa natin sa paglaon ng mga taon, no, sa ating buhay? Ano na kaya? Kumusta na? Anong pakiramdam natin? Halimbawa lang, ha? So, sabihin natin, knock on the wood. Bumagsak yung kisaming iyan sa ating lahat. At tayo ay natigok. Ano kaya? Sa tingin nyo, papasok tayong lahat sa kaharian ng Diyos? So, ito yun. Ito yung sinasabi kanina sa atin. The quality of our life as Christians. Siguro sasabihin nyo, ay siguro naman makakapasok ako, Father, kasi lagi akong nagsisimba. Diba? Lagi ka pang nasa unahan, sister. No? Natatandaan ko itong dalawang to eh. No? Diba? Lagi pa kayong ano, yung talagang nagpumipila dyan, tumatanggap ng communion. Pero ano sabi ni Lord? Panginoon, sabi ng mga tao, papasukin po niyo kami. Hindi, sabi niya, hindi ko kayo kilala. Hindi, sabi niya, kumain po kami at uminom kasama niyo. So, hindi ito assurance na kapag nandito ka, ligtas ka na. No? Na yung pagkakaupo mo dyan, no, ay ikaw ay maliligtas na. Halimbawa, bumagsak nga yung kisaming yan. No? At tapos, wala na. No? At tapos, sasabihin mo, eh, nandito ako, nakaupo ako, Lord. Nakaupo ka nga. Ano bang ginagawa mo pagkatapos mo magsimba? Pagkatapos niyo magsimba, anong ginagawa niyo, mga brothers and sisters? Anong ginagawa natin pagkatapos magsimba? Umuwi, di ba? Alam ko naman hindi kayo umuwi. O pag uwi ninyo, anong ginagawa ninyo? Kumakain, okay. O tapos pagkakain, matutulog, sapat na ba yun? Sisimba, uuwi, kakain, matutulog, gigising, papasok, magsisimba. May kabutihan ba na nakita kayo na ginawa natin? Kapag ganun yung ating usual na ginagawa. Kaya ibig sabihin, yung ating gagawin o yung ating title as Christians, may mga gampanin. Meron tayong dapat ginagawa. Maliban dun sa usual na ginagawa natin. Ibig sabihin, kailangan ibinabahagi ang mga blessings na natanggap natin. O ano bang mga blessings iyan? Well, material things, no? Siguro sabihin natin, yung mga may malalaking sweldo. Sino malaking sweldo rito? Siyempre, hindi nyo aminin, no? O sino yung maliit ang sweldo rito? Di ba? Ang dami nagtataas. Maliit man yan o malaki,
blessings pa rin yan. Akala kasi natin, pag maliiting sweldo mo, kawawa ka. Kapag wala ka na makain, kawawa ka. Kapag ikaw ay inaapi ng mga kasamahan mo, hindi po. Kagaya rin sabi ng pagbasa ngayon, ng second reading, tayong lahat ay tinuturuan ng Diyos, pinarurusaan ng Diyos, kaya sa kabila ng ating mga hirap o ng mga trial sa buhay, o sabihin na natin mga paghihinagpis natin, nananatili pa rin tayong tapat sa Diyos, ayan ang katunayan na tayo ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. It is a gift, but it is a choice. Tatanggapin mo ba o hindi? Nasa sa'yo na yan, kapatid. Kaya nga, no, kung nais natin ang kaligtasan, ay dapat consistent po yung ating pamumuhay bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos. Hindi pwedeng ngayon mabait ka bukas. Hindi. Ngayon ay matulungin ka bukas ay swapang ka. Hindi pwede yung ganung pamumuhay. Kung lagi tayo nagsisimba, dapat nakikita yung bunga ng iyong pagsisimba. Kung lagi kang nagdadasal, nakikita rin yung bunga ng iyong pagdarasal. Ano bang dapat maging bunga? Away. Kasiraan ng kapwa. Inggit. Ayan ho naman nangyayari sa atin. Simba ng simba, dasal ng dasal, pero ang sama-sama ng laman ng puso. Paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ganyan tayo? Kaya yung tao talaga na nagiging tapat sa kabila ng hirap ng buhay, no, maganda ho ang nagiging anyo ng pagkatao. Hindi ho yung ganda ng appearance ng aganda. Kahit nga ho walang itsura yung tao eh. Kapag mabait, gumaganda siya eh. Di ba? Ang ganda-ganda mo nga, wala ka namang kaibigan. Ang gwapo mo nga, no? Fake naman yung gwapo mo. Di ba? Ganun yung ibig sabihin nito eh. Hindi pwedeng tayo ang masusunod. Kailangan yung Diyos ang masusunod sa lahat. Kaya yung katuruan ni Jesus, yung mga teachings of Christ, dapat yan nandito, nandito yan sa kalooban natin para hindi natin nakakalimutan. And this is an assurance na tayo'y papasok sa kaharian ng Diyos. Depende sa pag-ibig at awa ng Diyos. Naniniwala tayo na mapagmahal si Lord, di ba? Naniniwala rin tayo na siya'y maawain. So do we serve the love and mercy of God? Kung maawain ka, kapatid, kung mapagmahal ka, kapatid, mangyayari yan. Kaya mga kapatid, sana po itong salita ng Diyos ngayon, itong ating ginagawang pagdiriwang. Let us all be aware na ito'y isang paglalakbay lang. Kasi ho, yung pagpasok sa kaharian ng Diyos, hindi lang yung iniisip natin paano tayo pumasok. Dapat iniisip natin paano tayo maglalakbay patungo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. That is what we forgot. The journey. Ang ating iniisip yung arrival lang natin sa kanyang kaharian eh. But the journey is a long journey. Mahabang paglalakbay ito. Kaya humingi tayo ng tulong sa Diyos. Humingi tayo ng patnubay ng banal na Espiritu. Humingi tayo ng paalala sa mahal na Birheng Maria. Sa lahat ng mga santo, andyan sila para gabayan tayo. So sana magpagpalain tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay.